So, yung mga ka-review, nagbabalik ako uli para i-review ang kantang ito, no? Kaya sa PTV and the house yung. So, yun. Meron na naman akong nakita, no? At talaga namang sumasagot na talaga to si Ace Pipes, no? So, grabe. Mukhang ano kayang magandang track na ito at parang sinagot niya yung mga sinabi ni Tiwakal dito sa track na to, no, mga ka-review. So, samahan niyo ako at bigyan natin ng reaksyon at panoorin, pakinggan itong track na ito ni Asi Pipe na ang title is Tiwakal Iyaki by Asi Pipe. Let's go! Parang sinasabi niya dito, no, mga ka-review. So, ayun, mga ka-review, babalikan natin itong kanyang verse dito. Para mong sabaw. Walang laman kasi puro sigaw. Sinasabi si Sip, isa ka rin naman. Totally, hindi naman nagsip-sip si, ano eh, si Tiwakal eh. Sadyang pinagtatanggol niya lang kung sino yung talagang dapat ipagtanggol, no, mga ka. Wala kasi kayong respeto doon sa tao. Sinasabing sip-sip ay sakta rin naman. Kaya paano mo nasabi? Iyakin ka naman. Tiwakal iyakin. Tiwakal iyakin. Matanong ko lang bakit ikaw ang sumasagot sa kanta ko. Wala pang binabanggit na pangalan na uga na lahat kayo. Kating-kate makapag-dismak kapag naglalabas ako. Feeling asong matapang buntot na may nakabahag. Walang bayag, hinamon ko ng battle di nakapala. Sabi mo sawsaw ako, eh anong tawag sa'yo? Matanong ko lang bakit ikaw ang sumasagot sa kanta ko. Wala pang binabanggit na pangalan na uga na lahat kayo. Kating-kate makapag-dismak kapag naglalabas ako. Feeling pabigat yun, mga, ano, mga ka-review. Medyo may bigat na yung banat dito ni Ace Pipe, no? Medyo nagkaroon ng timbang. Ang buntot na may nakabahag, walang bayag, hinamon ko ng battle. Uy, puta, hinamon? Kailan yun? Hindi ko nabalitaan yun, ha? So, yun, mga ka-review, kung nabalitaan yun na hinamon niya nga, no? Pa-comment dito sa comment section ko, no, mga ka-review. Kasi, posibleng, ano eh, posible talaga. Nakapalag nung natalo ako sa sunugan. Kung makapag-angas sa ganda, ig mo pa tumalo sa akin. Kung makapag-yabang ka, brad. Mga robot lang ang kaya nyong maloko di. Oy, puking ina, sabi ko sa'yo, hindi kami robot, brad. Ha? Hindi kami robot. Isa lang taga kaming, isa talaga kaming supporters, no? Ang Donggalo since 1990s era pa, no? Mga ka-review, ano? Yung nasasabihan yung robot is yung mga nasa kanto, nasa mga kampo nyo siguro. Yun yung mga bata pa na laging nasa tisonet, no? Parang tingin ko yun yung mga yon. Kasi karamihan ng mga kabataan niya yun talaga is millennial ang mga sinusunod na track, no, mga kapatid. So kaming mga 90s is hindi kami mga robot. Alala ko lang sa'yo. Dito tol, yung pagkatalo ko sa sunugan lang ang kayang ipukol. Remind ko lang si Ken Magat. Uy, putang ina. Shit, Idol Ken Magat. Ang ina, binanggit ka dito. Parang pinatapsadahan ka nitong taon to. Parang sinasampal yung 04. Gago talaga to, gago talaga. Tanong ko lang, no? Yung narating ba ni Ken Magat ngayon sa buhay niya, narating mo na ba? Yun yung tanong ko. Alam mo, hindi mo na mga susukat yan sa standing ng ano, ng isang rap battle, no, mga ka-review. Lalo na doon sa sinalihan ni Ken Magat, no? Kumbaga, pabor pa nga yun eh, kung tutusin sa kalaban niya. Bakit ka mo? Ha? Wala namang
tropa na naandun para iboto siya. Eh, yung kalaban niya, halos lahat ng Jets tropa. Common sense, ganitin. Magkanduman sa standing. No? Kasi kung totoo lang talaga ang flip-top battle or ang rap battle, no? Makaka-review, yung sasabihin na natin, ano ba ang mas gugustuhin nyo? Yung pagtapos ng laban ng rap game, ng rap scene, tapos ang boboto is kapwa nyo lang din or propa-propa nyo lang din. Di ba para lang naman nagiging tanga? Diba? Kasi hindi naman totally, sasabihin, ganda ng banat nun, ganda ng bara nito, ang bigat, ganun-ganun. Pero tayong mga manonood, marami akong mga flip-top battle na matitindi yung binigay na bara, mabibigat yung bara dun sa kalaban, pero natatalo. No, mga ka-review. So, hindi ko, sa para sa akin, hindi basihan dito yung standing mo. Kasi may mga bias na judges. No, mga ka-review. Unlike dun sa talagang rap battle talaga on the spot na may ibang judge na pumupunta at nagbibigay ng score. No? Standing zero for palibasa mga... Mahirap nito, tinamay niya pa si Ken Magad. No? Sabi, nananahimik yung tao, Brad. Sana hindi ka na nagpanggit ng ibang tao. Kumbaga, ganito yan eh. Huwag mo nang hilain yung isang tao para lang ipananggalang doon sa kampo niya at dahil kakampo niya yung tao na yon at ipamukha sa kanya na yung tao na yon may standing na zero for at ikumpara sa'yo. Pero kung babasihan mo yung narating ni Ken Magad sa ngayon doon sa status ng buhay mo is malayong malayo. Malayo. Walang kasing kurol. Unang laban lang naman, ayos lang kahit natalo yung kagrupo. Oo, nga eh. Unang laban mo, dapat pinag-igihan mo. Ipinakita mo na talagang worth it ka, no? Dahil sa harap battle niya, tinatayo mo yung bandera mo. Bakit yung on the spot, face to face, nagmukha kang tanga? Yung apat na laban walang naipanalo yung nakatalo. Uy, tang ina, pinandiinan talaga, oh. Idol Ken Magad, oh. Shit. Ayos lang kahit natalo yung kagrupo nyo, apat na laban walang naipanalo. Yung nakatalo naman sa akin ay hindi nyo naman kakampo. Eh, yung asong talunan, kabilang kampo ang lumampas. Yun na nga eh, kabilang kampo ang lumampas. So, kaso nga lang kasi, no? Ha? Yung kabilang kampo na pinagtatanggol mo, di ba? Pwede naman sabihin natin, maski isa may bumoto sa'yo. Kaso maski isa, wala eh. Ultimo yung idol mo, hindi bumoto sa'yo, di ba? Anong mas nakakaano ron? Anong mas nakakahiya doon? Ito, yung first verse niya, no, mga ka-review, is about doon sa mga sinabi ni Tiwakal and doon sa pagkatalo niya doon sa sunugan. Yun lang yun, doon umiikot, no? So, panoorin pa natin yung pangalawa niya. Laman kasi puro sigaw. Sinasabing sip-sip, ay isak na rin naman. Kaya paano mo nasabi, iyakin ka naman. Di mo kaliyakin, di mo kaliyakin, di mo kaliyakin, di mo kaliyakin. Kaya ikaw di wakal ko. Eto na mga ka-review. Palwag kang ang tatanga-tanga. Paano ba ako sa battle, tayo nga ang magharap tanga. Eto na mga ka-review, no? Kung magkakatotoo man itong battle na to on the stage, request ko lang, no, na yung mga judges is walang nakapaligid na tropa. Yung tipong kukuha sila ng judges talaga na may kayang bumasa ng mga bara at maglalagay sa kanila, no, kung sino talaga sa kanila ang panalo. Kung matutuloy itong battle na to, no, mga. Kasi kung babattle lang to at ang magjudges lang dito is mga tropa niya, tatahiya lang. Panalo na to, siyempre. Kalaban eh, di ba? Kalaban ng kampo, Donggal. But useless. Kaya malakas ang loob nito na hamunin na battle. Kasi kung kasabak si Crazy G sa sunugan or sa tip-top or sa bahay katay, eh sino ba mga judges sa bahay katay? Di ba? Kadikit niya lang din. Pinagtatanggol niya lang. Siyempre, buboto na to. Di ba? Ganun lang yun. Takot ka naman pumalik puta tapos magyayabang. Ha? Takot? Kung takot mong pumalag, hindi na magre-reply si Idol Tiwakal sa mga distract mo, no, mga ka-review.
Sadyang ayaw ka lang niyang talagang labanan dahil hindi mo kaya ang kanyang talent fee. Ha? Yun yung totoo. Dahil ang talent fee mo, pipitsugin lang. Kapag simpleng paglabas ko pangalang mga natataranta na. Ano bang meron sa'yo yan bang boses mong galit? Binigyan ko ng quality this pang rap. Dinawing ko lang, no? Alam mo, natural lang naman ang boses niya kasi alter ego yun, di ba? Kaysa naman sa'yo, pansinin mo yung boses ngayon, no? Naka-multi ka nga, naka-speed lang, parang speed rap na rin yata to or ano, something or... Pero, sa expression mo, pag tinitignan ko at nararamdaman ko, ikaw ang galit, no? Eh, yung kay Tiwakal, natural na lang yun eh, kasi alter ego yun eh. Talagang hardcore yun, ganun talaga ang banatan doon. Pero dito, ikaw ang galit, di ba? Pag ikaw yung parang may na ano, may pakiramdam na galit na galit eh. Contest yung balik, may kasong rape, bakit din na lang sa home? Come on. Ito, may kasong rape, bagong, dito bago, dati na to. Nakinig ka lang doon sa mga sabi-sabi, di ba? Nakaka-review. Pinakinggan niya lang kung ano yung mga balita noon. Hindi niya inalam kung totoo. Hostess kung mabeto ang tuwa robot sa'yo kahit pointless yung topic. Pointless yung topic. Ah, ganda kaya nung rap ni Busti Wakal, no? Ganda kaya nung mga banat niya sa'yo. Baunta nga dun eh. Bobo, hindi kami robot. Life's crazy G, mahiya ka naman. Bobo mag-rap kaya gusto, pahiyaan na lang. Oo, ikaw ang nauna, pahina ka naman. Kaya imbes... Pahina? Parang hindi naman, kasi nung nakikita ako ah, bumibase ako sa mga views mo. Mas marami yung dislike mo kaysa likes mo. Tapos, nung nilagay mo ang pangalan ni Tiwakal dun sa title mo, dumami ang views mo. Parang si Tiwakal pa nga ang bumubuhat sa'yo eh. No? Mga ka-review. Tama ba ako? Comment lang kayo. May free po diyang mag-comment, binabasa ko yan. Naman muna, pahinga ka na lang. Buti nga sinagot kita, kahit sayang yung tinta. Mga tirang bot, salita, kakairita na lang, kakatangina. Puro chismis, wala ba? You know, parang utang na loob pa sa'yo ni Tiwakal yung ano ha. I-distract mo siya, i-diss mo siya. Distract, i-diss mo siya. Loko nito ha. Ito ha, may nag-comment sa akin noon nung nireview ko yung kay Tiwakal ha. Ikaw, gumagamit ka ng tinta. Si Tiwakal on the spot, pinipreestyle lang yung sagot sa'yo. So, sino ang mas malupit sa inyo, di ba? Ha? Freestyle lang yung sinagot sa'yo ni Tiwakal. Samantalang ikaw, gumamit ka pa ng tinta. Nagsayang ka pa. Bumili ka pa ng ballpen, tanga. Kahit sayang yung tinta, mga tirang bot, salita, kakairada na lang, kakatangina. Puro chismis, wala pa iba para sa disma. Chismis ba yun? Parang totoo yun eh. May lumabas sa'yo na ano eh. Alabang kita, bumalik kayo sa nakaraan. Bawala sa panahon na to magsiga. Para mo sa baw, walang lamang kasi puro sigaw. Sinasabing sip-sipay, saka rin naman. Kaya paano mo nasabi, iyakin ka naman. Tiwakal iyakin, tiwakal iyakin, tiwakal iyakin, tiwakal iyakin. Direkta akong rumispeto sa hari nyo. Pero mas pinunan nyo yung akala yung pahaking ko. Yun ang galing sa puso ko. Pero mas napunan nyo pa yung malikot na utak ko. Merong dalawang kanta, kulay puti itim. Pero ito ano mga ka-review, paliwanag. Ito based on my, ano lang to, my opinion. Dito doon sa sinasabi niyang stay safe and play open letter niya. Ano, mga ka-review. Open letter niya, pinuri niya. Kumbaga, nagbigay siya ng respeto. So, maganda yung pinakikita niya. Dito yung sinasabi niya eh, meron dalawang kanta. Meron dalawang kanta. Dapat nga dito, meron to eh. May kulang pa nga to dapat dito. Merong dalawang uri ng kanta. Kulay itim at puti. Kasi merong dalawang kanta. Ano? Dapat merong dalawang uri ng kanta. Sabagay eh, multi nga to eh. Kumbaga may double meaning. Kulay puti itim. Diba? Pero ang maruming utak sa itim ng nakatingin. Ito yung sinasabi na example na lang natin no sa isang samahan or sa sabihin na natin sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay,
And then, ang dami mo nang ginawa lahat. Ginawa mo na yung gusto, nakapagtapos ka na ng pag-aaral, lahat. Then, yun, ginawa mo na, pumulong ka na. And then, pagdating ng panahon, nung nagkaroon na ng sumbatan o nagkaaway-away ng pamilya, meron kang nagawa noon na hindi nakakalimutan ng pamilya. Na hindi mawala sa isipan nila yung mali na ginawa mo. At ito yung sinasabi niya na maganda naman yung pinakita ko sa sa open letter, bakit sa paysafe? Yun ang pinupunan niyo. So, para sa akin, ba't hindi pupunahan yung paysafe? Di ba? Naging parang naglalaro ka sa bangka na medyo alanganin yung dati. Ba't hindi pupunahin? Iiba na yung tipa ng kanta mo. Iba na yung atake mo. Iba na yung ina-atake ng kanta mo. Diba? Kumbaga, dito, rumespeto ka, pero dito, nawalan ka ng respeto. No? Wala ka ng, sabihin na natin, sabihin mo ng, hindi nyo naman alam kung sino pinapatamaan. Pero doon sa kanta mo, isa lang ang pinupunto mo. No? Yun yung point doon. Yun yung point dito sa play safe tsaka open letter. Pero ang maraming utak ay sa itim nakatingin, di kay ididiin na lang at mamaliit din. Pag maganda pinakita mo mga bulag, para ang nasa dilim. Medyo mabigat yung banat dito ni Ispay. O di wakal, alam mo na, imbis na yung open letter, play safe yung pino na. Siyempre, alam nga nang punahin niya yung open letter, tapos na yun. Bakong labas mo to, tapos iba pa yung tinira. May respeto ako! Anong gusto mo? Ano bang inaantay mong sumagot sa'yo? Si King A, iba? Tingin mo ba bibigyan kanya ng oras o minuto para lang sa walang kwenta mong verse? Sa walang kwenta mong kanta, no? Alam mo, sayangin pa niya yung oras niya para sa'yo. Common sense. Meron namang pwedeng sumagot sa'yo. So may respetong nauna, pero kung yung mali lang yung nakita mo, ay paano na? O ngayon alam nyo na. Imbis na yung open letter, play safe yung napuna. Kung may respeto ako, so may respetong nauna, pero kung ganyan kayo, pagkakaisa, ay paano na? Tapos mong sumigaw, pero yung banat mo ay puro sabaw. So yun mga ka-review, ayaw ko nang tapusin ito, no? Hanggang dito na lang yung ating at patapos na rin lang naman. So yun mga ka-review, ang ating video reaction dito sa kanta ni Ace5. Sana'y nabigyan ko ito ng magandang reaction. And dun sa mga tanong ko, please comment. And bigyan nyo rin po ako ng punto o reaction kung may mga mali man akong nasabi. And yun mga ka-review, sana'y patuloy nyo pa rin suportahan ang aking mga ilalabas na bagong video reaction about dito sa rap game, ano. At dito na muna ako mag-re-review at mukhang masaya rito. At syempre, lagi kong napapakinggan yung mga iniidolo natin, no? So aantayin ko at re-reviewin ko rin, no, yung sagot dito ni Sir Tiwakal, no, si Idol Tiwakal. At tiyak, minuto lang or oras lang nilalabas na. So hanggang dito na lang, tunggal lang sa kalam.